Okay guys, so nandito tayo ngayon sa MN View Deck Cafe and check natin kung anong meron. Pero pakita ko sa inyo, meron agad view dito. Sobrang ganda. Like that, mafag pa. So, tara, akyat tayo. Wala pa yata masyadong tao. Ah, pwede dito. Look at the view, guys. Oh my God. Look at that. Ate, pwede doon. So guys, nandito na tayo sa M&N and ito yung kanilang menu. Check natin. Nagkape na kasi ako kanina dun sa may stopover. Pero try lang natin yung siguro magpapasta ako. And then hot chocolate. Meron din silang pizza. And nagtitinda sila ng coffee beans. Try natin guys yung chicken pesto pasta. Tapos, ang kanilang, mag-try tayo ng hazelnut. Baram이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down. Hello guys, so nandito na yung order natin. Nandito tayo sa MN View Deck Cafe. And kung mapapansin nyo sa likod ko, sa salamin, kitang-kita yung view. Tapos, order pala ako ng chicken pesto. This one. And crude hazelnut. So, ayan. And then, let's try. And by the way guys, ang travel time pala from Quezon City going here sa Baguio via Cannon Road. Almost 4 hours. Sabihin na natin 3 hours and 30 minutes. Tapos, first stop natin kanina. Ano nga ba yun? Lion's Head. Daming tao. Pero hindi man ako nahirapan mag-park. Tapos yung view, guys. Alam nyo ba na, though palagi ako pupunta ng Baguio, pero first time kong pumunta at makarating sa Lion's Head. Dahil palaging ang daan kay Marcos Highway. And sa mga nagbabalak pala na mag-road trip, yung may mga sariling sasakyan, lalo na sa mga newbie, kahit saan man kayong pupuntang tourist destinations, kailangan make sure na nakakondisyonan yung mga sasakyan. Doon pala sa mga magbabiyahe, dadaanan nyo expressways. Dati kasi, parang kung magbabas nung wala pang T-Plex ata, inaabot kayo ng mga 7 hours or 6 hours to 7 hours, lalo na kung may stopover yung mga bus. Pero ngayon, good thing, every year, since gumaganda yung infrastructure na lalo na expressway, mas bumibilis yung biyahe ng mga tao. So, dadaanan nyo is NLEX, SCTEX, tapos T-Plex. At mag-exit kayo sa pinakadulo ng T-Plex. So, wala ako guys, actually, itinerary. Nung nagplano ako pumunta dito. So, we'll see kung ano meron. And, tara, kain tayo. Marami tayong mga travel for the upcoming months. So, I hope ma-feature ko siya. Kasi parang hinahanap ko yung niche ko pagdating sa channel ko. And parang na-feel ko na since mahilig naman ako mag-travel, why not let's do a travel vlog. Para na rin sa mga nagbabalak pumunta and I'm sure dahil sa pandemic, may mga hesitant pa rin lumabas ng bansa or even local destinations. Pumunta tayo sa mga tourist destination, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. So watch out for my video. So again, andito tayo ngayon sa Baguio City. So let's explore Baguio City this 2023. And now, nandito tayo ngayon sa M&N View, the cafe, and sobrang ganda ng view. Natin yung hazelnut fruit. Mahilig ako guys sa pasta. And sa laki kong to, for sure naman magtitiwala kayo kung sasabihin ko masarap o hindi. Pero in fairness naman sa pasta nila dito. Pestong pesto, perfect siya sa panglasa ko. Sobrang ganda ng view dito guys. Lalo na kung dito ko nakatira, no? Tapos ganito yung view mo palagi. Parang ito na yung pinaka-breakfast natin guys. Thank you.
A few moments later. And guys, nandito tayo sa Camp John Hay. Ganda ng panahon. And check natin kung ano meron dito. I think meron din silang pwedeng puntahan dito. Meron din dito guys, go-kart. Kung may mga kids kayo at gusto nyong iwan dito para maglaro, meron. Ayan, go-kart. Let's go. Diyan ka muna, Diana. Diana nga pala yung name ng sasakyan ko. Walang nag-go-kart. Dahil siguro mainit. Tapos guys, pwedeng mag-picnic. Pwedeng kumain. Ayan. Pwedeng kumain dyan. Ayun pa pala. Pwede kayong kumain doon, mag-picnic. May mga cottages at may mga bayad. Tara, check natin kung ano meron sa Camp John Hay. Sobrang ganda dito guys, para kang nasa ibang bansa. For sure naman, nakapunta na yung karamihan sa inyo. Pero iba pa rin kasi pag, alam mo yun, sobrang tagal nyo hindi nakapunta. Tapos nagbalik nyo, diba? Still the same. Tapos konting lamig. Kahit papano, hindi ka mapapagod maglakad. Ayan, papakita ko sa inyo yung view. Tara, maglakad-lakad tayo. Ganda dito guys, para ka nasa ibang bansa talaga. Ayan, meron. Mukhang meron ako nakikitang pwedeng puntahan dito sa Camp John Hay. Wait lang. Hinihingal agad ako guys. May nakikita ako. Bell House, Historical Core, Bell Amphitheater, Secret Garden, Cemetery of Negativism, Totem Pole, at saka History Trail. So try natin. Kunting lakad lang yun guys. Guys, in fairness, malamig talaga. Check natin yung temperature. Pwede na. 24 degrees Celsius. Lalo na kung ano, hindi ka masisinagan ng araw, nasa lilim ka. Malamig siya guys. Saan kaya dito yun? Close pa ata. Kaya may entrance fee. Close pa. What time po? Open? 50-50 po tayo kung magbubukas ulit. Kahit dito? Yes po. Dahil hindi pumasok? Okay. Sige, thank you. Silipin lang natin. So guys, unfortunately, may emergency daw yung cashier nila. So, 50-50 kung mag-open sila or hindi. Pero ito na yun, no? Yung Cemetery of Negativism. And hindi siya guys totoong cemetery, ha? So, more on negative thoughts. Ilibing mo na yung mga negative thoughts mo. And paglabas mo, be positive. Sabi niya dito, basahin ko na lang. The Lost Cemetery, Negativism is a man's greatest self-imposed infliction, his most limiting factor, his heaviest burden, no more for here is buried, the world's negativism for all time. Those who rest here have died not in vain, but for you a stern reminder. As you leave this hill, remember that the rest of your life be more positive. Have a good day. Treat today like it's your last, though it's the first of the rest. Ayun, so walang mukhang wala tayong mapupuntahan dito. Pero halos nandito guys, lahat. Ito yung entrance. And it's close for the meantime. Tapos guys, may mga painting dito na binibenta. Look at this. Ganda talaga dito guys. I'll show you ha. So ayun guys, medyo wala tayong magawa dito sa Camp John Hay. Mga pambata dito sa loob ng Camp John Hay. Unfortunately, sarado. Kasi yung kanilang cashier may emergency. 50-50 daw sabi ng guard kung papasok or hindi. So ayun, no choice. Pero in fairness guys, maganda dito. Kung gusto nyo mag-picnic, pwede rin dito. May mga bayad yung cottages. Kung may mga kids kayo, mayroong go-kart dito. Siyempre may bayad. Tara, balik na tayo sa sasakyan and check natin kung ano yung pwedeng puntahan na malapit dito. 2 hours later. Ayan guys, nandito na tayo sa Travelite Hotel de Garda. So try natin kung makapag-check-in pa rin na aga. So time check, it's 11 a.m. pa lang. Ayan guys, so nandito tayo ngayon sa Travelite Hotel de Garda. Ito yung reception nila. Guest lounge, restaurant, here. Sakto bang 2? Or possible mas maaga like 1? Hindi ko mag-guarantee sir, like 1 p.m. since we are back-to-back today po. Okay. So ang standard yung check-in nyo is 2 p.m. Yes. And check-out? Check-out 12 noon po. 12 noon? Yes. Tapos aside from here, meron pa bang ibang branch ang Travelite? Yes, I didn't have Travelite Express. Express? Saan siya banda? Sa baba ng City Hall. 500 per day or all in na yun? Okay. So dito muna tayo. Pahinga. Okay guys, ito nga pala yung itsura ng hotel sa labas. So ito yung Travelite Hotel de Garda. So nagtry ako mag early check-in pero fully booked daw sila. So wait tayo hanggang 2 p.m. since yun naman talaga yung standard check-in time nila. Gusto ko mag hotel tour and room tour sa inyo later kapag nakapag check-in na tayo. So ito siya sa labas. And kung mapapansin nyo, meron siyang Jerry's Grill. And meron din siyang Abacus Restaurant. And Chinese restaurant siya. Si Kuya kumakaway. Tapos meron siyang basement parking.
May lower ground parking din. And nakuha ko rin pala to guys ng 8,400 pesos. Good for 4 days and 3 nights. 2 double bed. Dapat kasi guys may kasama talaga ako. Nag-back out. Kaya tinuloy ko na lang. For experience din, first time ko rin mag-stay dito sa Travelite Hotel, Legarda. Guys, meron silang isa pang branch sa malapit sa City Hall. So, Travelite din. Express ata. So, later mag-hotel tour tayo and room tour. Pahinga muna ako kasi yung daanan from MN, View Deck Cafe, going Camp John Hay. Sobrang parang roller coaster siya guys. Taas baba. Nahilo ako. Kaya yon parang kailangan muna magpahinga sandali. Ayan, sorry naman. So ito pa lang guys, along Legarda. Tapos, pag nilakad mo yan, kakanan ka, Burnham Park yan, dire-diretso pa baba. Nandiyan din yung banda yung Good Taste. Yan siya guys, ito yung Jerry's Grill. Tapos, ito yung entrance going to Travelite Hotel. And then, Abaco Seafood Restaurant. Yung kinuha ko pala guys, walang breakfast. Pero, I think si Abaco's Restaurant, nag-offer siya ng breakfast buffet for 380 pesos only. Tara, pasukin natin. Let's go. Tapos, ito ang kanilang reception. At ito ang kanilang guest lobby. So dito ako nakastay kanina pa. Habang waiting. Okay guys, so nasa atin na yung key. As in literal na key. Magdi-detour lang tayo. Bumaba ulit ng ground floor. Tapos akita pa tayo ng fourth floor. Lakas makasosyal ng kanilang elevator. Fourth floor, sabi dito fourth floor. Wala lang silang signage or guide man lang na sinasabi ko nung floor ka na. So manghuhula ka. And in fairness, meron silang water dispenser. Good job. So let's look for 420. So itong tsura ng hallway. Ayan. Tahimik naman. Or mamaya baka ako lang mag-isa dito sa floor na to. Okay, so dito tayo. 420. So ito. Kanina tinatry ko siya. Actually, ang hirap niyang buksan. Ayan. Room tour. Ayan. So again guys, this room is good for 4 people actually. And sabi ko nga sa inyo kanina na nag-back out yung mga kasama ko. So pero tinuloy ko pa rin. Nung time na nagbubook na ako, wala na masyadong available all across Baguio. Or kung meron man, malalayo na siya. So wala masyadong malapit sa Burnham. So itong CR, in fairness naman, malinis. Tapos syempre, complimentary toothbrush, shampoo, and soap, shower. And 2 double beds nandito. Ayan. Tapos meron ding hanging rock. Tapos since good for 4 siya, solo ko. So ang balak ko, pagtatabihin ko na lang itong dalawang kama para magmukhang mas malaki. I think this is 40 or 50 inches TV. Hisense. And sakto guys, dala ko yung laptop ko. Ang ginagawa ko kasi kapag nag-i-staycation ako or bakasyon, as long as may HDMI, kinoconnect ko siya dito para dito ako makakapanood ng Netflix or mga K-drama. And this is the view sa window. Medyo foggy siya ngayon guys. Hapon na kasi. Alright, so since nagbiyahe tayo ng 4 hours and nagala agad tayo, medyo nakaramdam ako ng pagod. So siguro, that's it for today's video. Okay, so I hope nag-enjoy kayo sa video natin. So yun lang muna. Paalam!